continuity. Yan ang palagi nating naririnig sa election season na to. Noong 2016, ang sigaw natin ay tunay na pagbabago. Ngayon patapos na ang 6 na taon na atin ito nasaksihan at naranasan. Itong 2022, ang sigaw naman natin ay ituloy ang pagbabago. Oo, di may kakailang nagustuhan talaga natin ang mga pagbabagong dulot ng Administrasyong Duterte. Kaya nais nating manatili ang momentum at umusbong palalo ang mga reformang pinasimula nito. Marami tayong napapanood ng mga panayam. Tinatanong itong mga presidentiables kung ipagpapatuloy nila ang build, ang war on drugs, at ang mga mahahalagang pulisiya ni Pangulong Duterte. At lahat naman sila ay halos pareho ang sagot. Oo. Ngunit, ano nga ba talaga ang pakahulugan ng sinasabi nating continuity? Ito ba ay parang i-press mo lang uli ang start button na ipinos pansamantala ni Presidente Duterte pagkatapos niyang mag-impake pa uwi ng Davao? Ganun lang ba yun kadali? O ang ibig talaga nating sabihin ng continuity ay pagpapatuloy ng isang malakas, matapang na uri ng pamumuno. Pagpapatuloy ng lideratong may political will na hindi kayang baluktutin ng mga puwersa sa labas o sa mga impluensya ng mga nakapaligid sa kanya na may ibang interes. Pagpapatuloy ng pamumunong kayang lumaban, tumayo at humarap sa anumang krisis. Pagpapatuloy ng isang pinunong mabilis umaksyon at may mahusay na pagpapasya at solusyon sa mga suliranin ng bansa. Tapat, seryoso sa pagganap ng tungkulin. Mahabagin, maawain, lalo na sa mga mahihirap at aba sa lipunan. Pagpapatuloy ng isang pamumuno na determinadong gumawa ng malakihan at malawakang pagbabago. Pinunong may matayog na pangarap na dalhin ang bayan sa mas mataas na antas. Pinunong gagawin ang lahat. Mabigyan lang tayo ng isang Pilipinas na taas noong may pagmamalaki sa harap ng mga mapanghusgang mata ng mundo. Hindi ba't yan talaga ang nagustuhan nating katangian ni Pangulong Duterte na dapat makita sa susunod na magiging Pangulo ang pamana ng isang masipag, mahusay at buo ang loob na leader ay maiingatan, mapapahalagahan at may pagpapatuloy lamang ng isang subok na masipag, mahusay at buo ang loob na leader. Kaya mga kababayan, kahit sa ang anggulo kumanting na, sa continuity na yan na ating inaasam, si Iskola ang higit na may kakayahan. Kaya sa Mayo 9, sabay-sabay nating ibigay sa batang basurero ang susi ng Malacañang.